Addicts, Ronnie Ren, welcome to Radon Channel! For today's video, merong dumating na isang retro handheld gaming console ulit. At guess what guys, narinig na tayo ni Datafrag! Ito na to guys, isa pong sponsored na unit. Kahit sponsored to mga Radix, hindi natin palalampasin to. Hindi natin bibigyan ng bias na reviews. Mga mala sugarcoat na mga pananalita. Hindi ka namin tatantanan, Datafrag. Before tayo mag-start nga pala guys, isa sa mga pioneer na content creator about sa mga gaming consoles, mga PlayStation, at kung ano-ano pa, shoutout ko lang si Sir JC Caloy kasi meron siyang inarap ngayon na pagsubok kasi kailangan ng mga bida yun. Kailangan ng mga superhero ng mga kalaban sa buhay, no? Yun nga lang, hindi ko kilala si Bell's Palsy kasi. So, pakilala mo naman si Bell's Palsy, magsusuntungan kami. Pagtatanggol kita dyan, Sir JC Caloy. Pagaling ka at syempre, hihintayin namin yung mga susunod mong vlogs kasi naghihintay talaga kami. So, sa mga gustong tumulong kay Sir JC Caloy, bumili kayo ng mga merch niya like yung mga SD cards for RG35XX at kung ano-ano pang mga bentables niya sa Shopee. At ipa-flash ko siya dito sa screen ko. Hindi na natin patatagalin to at ito na yung sponsored unit na pinadala sa atin ni Datafrag. Kokak! Ito. Ayan, inabot na sa atin ni Direk. At ito yung tinatawag na SF2000. Ayan. Isa siyang gaming console ulit. Retro gaming console. Ayan. Nakalagay dito sa harapan ng box is handheld game console wireless controller. Ang screen niya is 3.0 inch. Merong IPS screen, 7 emulators. Hindi siya katulad ng recent na binuksan natin na ang daming emulators, ito 7 lang. Support download, ayan, siguro ang ibig nilang sabihin dito is pwede mong downloadan ng games or pwede mong i-update yung firmware. Next is multiplayer games. Ito yung interesting dito na multiplayers. Dito naman sa gilid may SF2000 na logo nila. May nakalagay dito kaso natakpan ng sticker. Ba't po naman tinakpan, Datafrag? Dito ulit meron nakalagay na 2.4G wireless game control. Dito naman sa likod, ayan, nakalagay dyan, SF2000, Chorvanes, kung mga nandito, Easy Rep, hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Tapos ayan, unbox na natin to guys. Ka-excite naman, pero na-unbox ko na talaga to. Unbox ko lang ulit, ayan. Kasi yun nga, kina-check namin kung okay ba yung unit. Eh, okay yung unit. So, tuloy na natin yung unboxing. Pero tingin ko, tama naman ang ipapadala ni Datafrag. Oh. Malay ko ba kung RG405 ito na bago, diba? So, ayan, unbox na natin. Ayan. Ayan. Ito, may clamshell siya. At bubungad sa'yo itong laman ng SF2000. Ayan. Wala na. Ito lang ang nakalagay dito. Ito yung unit. Maya na to. Gilid muna natin to. Ito naman yung user manual. Ayan. Ang ganda ng user manual nila. Okay. Tabi na natin muna ito. Next is yung ito. AV cable. Tama ba? Ito kasi yung mga lumang cable na para makapag-output ka ng video sa TV. Yun nga lang, luma na tong cable na to. Alam ko sa mga CRT monitor pa to. Yung ganun na monitor ng parang kuba. Gumagamit siya ng audio-video output na luma. Ngayon, next is meron ditong USB, ayan. Hard reader ito para sa micro SD card, ayan. Next is yung, ano to? Hindi ko alam kung ano ito. Siguro ina-attach siya somewhere. Parang, kasi may adhesive siya. Mamaya na to, malalaman natin kung para saan to mamaya. Next is yung pang... Interesting to ah. Meron siyang pang second controller. Next is yung USB cable na type A to type C. Ayan. Siguro pang charge ng battery. So, ito na yung item, mga Radix. Ayan, buksan na natin siya. Hindi ko pa siya talaga totally na on. Gusto ko kasing makapture yung magiging itsura ko kung ano ba, magiging okay ba or magiging pangit yung mukha ko. Kahit dati ng pangit. Buksan natin. Kailangan patalikod. Ayan. Para may pa-surprise ulit sa inyo. Ito yung likod niya. At ito na yung harap. Ayan. Nakikita nyo ba yung cellphone? Ginagamit namin camera. So, dito sa harap, merong directional button. Ayan, ito. At merong analog. Yung analog, maganda yung feels niya, pati yung directional button. Pero hindi siya kasing premium ng RG35XX at ng R35S. Meron nga pala ditong apat na buttons, which is yung Y, X, B, and A. Maganda rin yung buttons niya. Mukhang okay din to. Tapos yung select and start. Dito naman sa taas, merong left and right trigger. Meron sa likod na speaker, dalawa. Meron din sa likod na battery. Lagayan ng battery and buksan natin.
siguro rechargeable to kasi meron siyang USB cable para ma-charge. Ayan, siguro rechargeable nga siya. Kaso, ilang milliamperes to? Ayun, nakalagay dito sa battery ay 1,500 milliamperes. Hindi ko lang sure kung pareho to nung ginagamit sa mga vape. Hindi kasi ako nag-vape tsaka hindi ako familiar sa laki nun. Hindi ko lang sure kung ito din yun. So, kung nag-vape kayo, pwede nyo gamitin dito. Kung pwede siya dito, ha. Hindi ko lang sure. Tapos dito sa ilalim, merong volume rocker. Merong AV out na ginagamit dito. Ayan. Ito, ginagamit ito dito. Ito, itong nag-iisang tong itim na to dito yan. Isinasalpak. Para pwede mong maikabit sa TV. Pangatlo is yung TF slot. Meron tong laman na 16 gig. Napakaliit. 16 gig na micro SD card. So, sinabi ko sa inyo, kapag meron kayong nakuha mga ganito na generic lang, i-backup nyo na agad. Meron akong tutorial. Andito, ilalagay ko sa taas kung paano mag-backup ng file or mag-backup ng micro SD card ng mga retro handheld gaming console ninyo. Next is yung Type-C para makapag-charge ka. Ayan. Next is yung on and off button na siniswitch lang siya. Hindi siya katulad ng R35S na pinipress and hold. Ayan. So bago natin i-on to, pakita ko lang din sa inyo kung ano yung itsura ng second controller. Meron din siyang directional button dito sa left. Meron ditong select and start. Merong X, Y, A, and B na buttons. Meron dito sa baba na player 1 or player 2 na switch. Na kapag kung gusto mong maging player 1 at dito ka manood, pwede mong gawing player 1 dito. Yeah, player 1. At kung gusto mong dalawa kayo maglalaro, pipiliin mo yung player 2. Ayan, switch mo lang yung player 2. Tapos dito naman sa taas, meron ding left and right trigger. Ayan. Maganda rin yung buttons, ha. Next naman sa likod is merong battery ulit na ayan. Merong AAA 1.5 kailangan sa langan ng AAA na 1.5 volts. Ayan. Meron na akong hinanda dito para in case na gusto nyo makita kung paano nag-work yung player 1 and player 2 dito. At try natin ngayon. So isa lang na nga natin. Excited eh. At ngayon, i-on na natin tong device in 3, 2, 1. Ayan. On na natin. Tingnan natin dito sa salamin. Welcome. Okay. Ayan. Ito na yung home menu ng SF2000. Ayan. Sana magkaroon ulit ng mga custom firmware para dito para mas maging maganda yung themes niya. Dito, merong Mami. Ayan. Multiple arcade. Tapos merong Game Boy Advance. Ayan. Na merong 762 game. Sa Game Boy Color, merong 1,112. Ayan, dami. Tapos, meron ding Game Boy na merong 1,142 games. Meron ding Mega Drive, ayan, 912 ang games na nasa load nito. Meron ding Super Famicom na 1,167 ang games. Meron ding FC or Family Computer na merong 868 na games. Tapos, settings niya. So, ayun lang, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 consoles na pwede mong malaro dito. So ngayon pa lang, marami na ako nakitang differences dito doon sa mga past na consoles na nabuksan natin. Ano. Pero sa ngayon, hindi ko muna siya madi-discuss dito siguro sa next na video para sa pros and cons natin kasi hindi ko pa nga siya nakakalikot. Pero sa tingin ko, kayong mga radics na nanonood sa akin, meron na rin kayong opinion. Comment nyo na lang sa baba kung ano yung mga napansin nyo dito. Husgahan nyo siya ng malupit. Babasahin ko yan isa-isa at tignan natin kung pareho tayo ng mga naiisip. Gaya ng mga ginawa ko dati sa mga retro handheld game gaming console, syempre ititest natin yung game para ma-check ko kung okay ba yung performance ng unit na to. So ngayon, tatry natin yung 2 players na Metal Slug. Ayan. A pala, sorry. Medyo matagal lang talaga yung pag-open ng game. Pero ayan, mag-open siya. Tapos push player 1 or player 2. Player 1. Kailangan mo i-press yung select para mag-insert ng coin. Kasi Mami yan eh. Parang arcade. So, ayan. Oh,
Heavy machine gun. Goods 3 naman siya, yo. Para sa price na. Damn. Goods pa rin siya. Okay, try natin yung 2 players, guys. So, ayan, guys. Saka player 2 na, ayan. Pwede nang gamitin yan. So, tara. Saan pumunta? Pakita mo kung sino ka. Ah, patay. Eh, lumatay na. Diba? Stig. Parang wala pang 3 seconds na i-connect na eh. Hindi lang marunong si Drake. Na, nalo na. Ayos. So yun na, na-try na natin yung Metal Slug at na-try na din natin yung 2 players para sa device na to. So yun, ang masasabi ko lang dito sa unit na to nung nilaro na namin, nagustuhan ko yung mga buttons niya, nagustuhan ko yung screen niya, pero hindi ako sure kung IPS nga ba tong screen na to. Kasi alam ko yung quality ng RG35XX at nung R35S na IPS ang screen, na hindi ko makita dito or hindi ko ma-feel dito sa screen niya. Pero kahit hindi naman siya IPS, maganda pa rin naman siya. Siguro na kulangan lang ako sa saturation at saka sa clarity tsaka sharpness ng video. Pero overall, habang naglalaro ko, masasabi ko na okay rin naman siya. Pero syempre, huwag kayo mag-expect na katulad siya ng RG35XX at nung R35S na napakaganda ng screen. Siguro may kukompare ko yung screen niya dun sa screen ng M17 na recent na in-unbox natin. Isa pa siguro na comment ko dito is maliit yung screen. Pero kung nasanay ka dun sa RG35XX at saka sa R35S, medyo malilitang ka ng konti. Tapos yung dito naman sa second player, wala naman kaming na experience na tipong lag or tipong na-disconnect to. Siguro dahil bago pa lang yung battery na isinalang namin dito. Pero once na inon mo siya at nilagay mo siya sa player 2, medyo maghintay ka lang siguro ng 3 to 5 seconds para ma-connect siya dito. Yun nga lang isa pang comment namin dito, kung magto 2 players kayo dito, parang ang hassle naman na yung isa, nakaganon. Ako yung 2 players kunwari, tapos naglalaro nakaganon ako. Parang ang nangungopya sa exam. Siguro kung malaki yung kamay nung player 1 na merong hawak nito, baka maharangan. Hindi makikita mo pa ba yan? Next naman is yung sound. Hindi siya kasing premium ng RG35XX at ng R35S. Ayan. Medyo muffled siya. At yun nga, ayoko nung mga speaker na nasa likod kasi mahawakan mo siya or matatakpan mo siya kapag nasa likod. Pero in fairness, malakas siya. Tamo. Malakas siya. Medyo ano nga lang, muffled lang. Ayan. Tsaka walang speaker itong second controller. So, dapat talaga pag naglaro kayo, magkatabi kayo. Sa buttons nitong dalawa, goods naman siya. Crisp naman, siguro tatagal rin naman to. Pero, syempre, katulad ng sinasabi ko na don't expect na premium yung quality ng mga ganito. Tsaka sagaan niya kasi para lang siyang ano, brick game. Pero hindi naman siguro sobrang brick game. Medyo may quality na brick game. Tapos sa battery naman, guys, nagustuhan ko yung battery niya kasi nare-replace siya. At meron siyang ditakip lang. Pros yun para sa akin. Kesa dun sa dalawa na kailangan mo pang tanggalin yung mga screw pati yung shell para lang matanggal mo yung battery. Tsaka isa pa pala na napansin ko dito sa second controller, no? Para siyang PlayStation controller. Yung may ganito siya. Parang ang sarap kasing hawakan ng mga ganitong controller kasi parang fit na fit siya sa kamay mo. At saka alam mong hindi siya mahuhulog kasi ayan, no? Galing. Kaya nga yung mga lumalabas ngayon na mga grip sa mga RG35XX, di ba? Yung iba nilalagyan nila ng ganito. Katulad ng ipapakita ko dito sa screen na yan. Tapos nga pala ito, guys, balikan natin to. Nilalagay nga pala to sa likod ng unit. Ayan, para tumayo siya. Teka, ipapakita ko sa inyo kung paano. Di ba? Pucha, lumit. Pwede na kayo maglaro ng 2 players. Or pwedeng ito ang maging first player or player 1. Di ba? Astig din. At mundigan ko na palang makalimutan, guys, na yung isang feature nito is pwede mo siyang may output sa TV. Yun nga lang, wala na kaming TV na meron pang ganitong audio and video output. Pero try namin makahanap sa mga kapitbahay namin. Sana yung mga kapitbahay namin meron nito para matry natin. Sa mga next na video, ipakita natin kung ano nga ba yung magiging itsura ng output ng device na to kapag ikinonect na sa TV. So ngayon, price reveal na tayo, guys. Ito
Ito at saka yung mga freebies na nakita nyo kanina, 1,399 lang, guys. Meron ka lang ganito. So, first impression na rate ko dito sa device na to, bibigyan ko siya ng 8 out of 10. Siguro napataas yung kilay nyo kung bakit ko siya binigyan ng 8 out of 10, na parang si Direk, tumaas din yung kilay. Nirate ko siya kasi base sa kung ano yung specs niya, lalong-lalo na yung naging price niya, pati yung mga key features ng device na to. Biruin mo, kaya mo na makapaglaro ng dalawang players dito sa device na to. At pwede mo pa siyang malaro sa TV, yun nga lang sa mga medyo lumang TV na. Or pwede kang gumamit ng mga adapter dito para maisala mo siya sa HDMI. Plus, hindi mo siya pwedeng i-compare dun sa RG35XX, hindi mo siya pwedeng i-compare sa R35S kasi masyado nang malayo yung price range nila. Kahit na 7 consoles lang to, guys, napakaraming games pa rin ang malalaro mo dito. So sa mga nagdududa kung bakit ko siya binigyan ng 8, malalaman natin yan sa pros and cons. Malay nyo, magbago pa yung magiging rating ko dito. At sa mga interested na magkaroon ng SF2000, ilalagay ko yung link ng DataFrag sa description kung saan kayo pwedeng umorder. At guys, hindi lang pala to yung ino-offer nila. Nag-offer din sila ng R35S at ng kung ano-ano pang accessories ng PlayStation, Nintendo Switch, at kung ano pang gaming console. So thank you ulit DataFrag sa pagpadala ng SF2000. Sana madagdagan ko. Ang kapalubok ako. Naisip ko din, malapit na yung Pasko . Pwedeng-pwede na itong iregalo sa anak, inaanak, aanakan. So kung gipit kayo at tagaalangan kayo na bilan ng mga konsol yung reregaluhan ninyo, eto guys ang sagot dyan. Worth 1,000 lang, pwedeng-pwede nang ipangregalo. So kung meron pang kapatid yung inaanak nyo, pwede silang maglaro nito. Parang niregaluhan mo na rin silang dalawa. Diba? Nakatipid ka pa. Parang tig 500 lang sila. Sana nag-enjoy at nabudol ko ulit kayo sa video na to. And syempre, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming, at kung ano pang pwede namin ma-share para sa inyo. So abangan nyo ulit yung susunod na video sa console na to para sa pros and cons. At yun lang guys, paalam!